Once again guys, welcome na naman sa ating vlog. Ano gagawin natin ngayon? Bono tayo ng makina. So tulad nga ng sinabi ni Peter guys, magbubunot kami ngayon ng piston ng Wartsila flex50. So yesterday guys, kahapon, prepare na namin yung mga tools, special tools, lifting tools. So usually guys, kapag major overhauling talaga ng main engine, usually lahat talaga ng engineers and ratings present, tumutulong talaga. So depende na yon kay second engineer kung ano yung magiging method niya, kung mag-retain yung mga ratings para mapadali yung trabaho, kasi yung immobilization permit may oras lang yan, so kailangan matapos yan, pasok doon sa oras na binigay ng port captain. So ayan guys, tinatanggal na namin dyan yung mga fittings niya, mga high pressure pipe, mga valves, mga pipelines na kailangan tanggalin para mabunot yung cylinder head. So ganyan lang siya. Kailangan lang tulungan talaga kung ano yung kailangan, kung ano pa yung kulang na gamit. So nagbibigayan lang. So dito sa engine department guys, yung big two namin is Ukrainian, then yung electrician Ukrainian din. So from me third engineer to down to ratings, mga Pilipino na. Ganon din sa deck, sa bridge, captain is Ukrainian, chief officer is Ukrainian. So down to ratings, Pinoy na. So okay naman, basta tulungan lang. Alam natin yung basics na gagawin during overhauling, kung ano yung kailangan, assist para mapadali yung trabaho. Tulungan lang, ganyan lang sa pagbabarko. Then along the way may matutunan naman tayo based on experience. So hindi naman habang buhay na nasa mababa tayo, siyempre tataas at tataas din tayo, kaya kailangan tong mga ganitong experience. So usually sa mga second engineer na nakakasama ko guys, umaga pa lang, so around 4 AM siguro, bumababa na yan sila upang i-drain na nila yung cooling water, kung ano man yung isasara na mga valves related sa cooling water, sa lube oil pump, pinapara na para pagdating ng mga day workers, masimulan siya kaagad after ng toolbox meeting. So ganyan yung ginagawa ng mga. So guys, natapos na namin yung pagtanggal ng mga fittings dito. So next naman is tatanggalin natin yung circular nut. So gagamitan natin ang hydraulic jack. So yung circular nut natin guys, yung naka-attach sa cylinder head, so kailangan natin gamitan yun ng hydraulic jack. So ito yung hydraulic jack namin. So yung mag-ooperate sa second engineer. So dahan-dahan hanggang maabot niya yung desired pressure niya.
hydraulic pressure sa tightening ng circular nut. So pagkatapos niyan, pag nasa torque na siya guys, so isi-secure na ni second engineer yung balbula para mag-steady siya habang iluluwagan ng ibang engineers and ratings yung circular nut. So na-release na namin yung circular nut. So inaangat na yung cylinder head. So yan po guys yung cylinder head ng Artiplex. So pinipictura ni Chief Engineer. Napakagandang experience guys, yung lagi tayong merong ganitong overhauling sa barko. So for me as a aspiring second engineer, so masaya ako na makaka-perform ng ganitong trabaho. So ngayon guys, silis. Nakakapagod siya pero worth it naman guys, kasi maraming matutunan. So sundan lang lagi yung procedure. So ito yung protect ring niya. Protect ring ng liner. So tinanggal namin yan kasi tatanggalin yung piston later on. So now naman, dito tayo sa crankcase kung saan nandoon yung crosshead niya guys. So dito kami nasay ni port engineer. So dahan-dahan na siyang umaangat guys. So tinuturning na yan siya. So nagkukwenta muna si port na 59 na yung palitan ng dollar. So malaki na. Malaki na yung palitan guys, pero malaki na rin yung bilihin. Mataas na rin yung bilihin sa atin, kaya quits lang. So yun na, dahan-dahan na siyang maangat. So mamaya guys, pag tumukod na yan dun sa stopping box, so dyan nahihinto yung ano, yung pag-turning. Then tatanggalin na ni port yung maluwag na circular nut para pagtapos na sila doon sa taas, matas na rin namin yung lifting tools. So ito guys yung stopping box sa mga baguhan dyan. Yan yung stopping box natin sa mga kadete dyan. So dito, pag-akyat ko, nakita ko si Peter na dandahan niya na nililinis yung taas. Yun na, dandahan niya ng nililinis yung taas habang support, tinatanggal niya yung circular nut dun sa. So ayan na guys, tumataas na siya. So pag-angat niyan, lilinisan pa namin yung apat na butas dyan, may thread dyan. So dyan ina-attach yung lifting tools natin. Kailangan malinis na malinis yan para sagad yung tornilyo natin dyan. Apat na tornilyo. So ayan na nga guys, pagkatapos namin linisin, kakapit na namin ni Peter. So kailangan totally tighten yung apat na tornilyo sa ulo ng piston crown nya guys.
para safe na safe yung trabaho natin. So kailangan fix yan. So mamaya, pagkatapos namin dyan, i-check pa yan ni second engineer kung okay sa kanya, pulido yung pagkakabit. So puproceed kami sa pag-lift ng piston. So sa ganitong sitwasyon guys, kailangan talaga ng ano, kailangan talaga. So tulad nga ng sinabi ko kanina guys, check upin niya ni second engineer kung okay yung pagkakabit namin ni Peter. So ayan, ikakabit na yung overhead crane, hook ng overhead crane guys, para ma bira na natin yung piston natin. So ayan, so yung pinaglalagyan ng hook guys, may lock pa yan, kailangan naka-fix din siya para sigurado tayo. So ayan, i-tighten ni second engineer. So ngayon dahan-dahanin na i-tataas yan yung piston natin. So mamaya guys, papalitan din natin yung piston crown na yan. Papalitan namin yan mamaya ng bagong piston crown kasi nasa running hours na siya for replacement. Bagong piston crown. So ito yung bagong piston crown niya. So yan yung ipapalit namin dun sa luma. As a aspiring second engineer guys, magandang experience to para sa atin. So yung pagbubunot ng piston, kung ano yung sequence, ano yung dapat palitan. So magpapalit din kami guys ng piston crown. So yung crown niya papalitan namin.